Tinanong ka about Janine. Parang nasabi mo choppy. Parang choppy-choppy ka. Ayaw mo pag-usapan pa ganun. Hindi naman po sa ganun. Kaya lang, ano na rin eh, my daughter can speak for herself. Right. She can speak for herself, she can explain, and she can, yeah. Ako naman as her mom, I just want her to be happy and, ayun, I will always pray for my children to be able to be with the right partners. Right. Diba? Right. Tama yung mag- Pero reaction mo lang na lumalabas pala yung dalawa. Nagulat ka ba? Lumalabas pa siya. Sabi. Hindi naman na kailangan magpaalam na rin sa akin ng anak ko. May tiwala naman ako sa kanya. So kung ano yung sa palagay niyang makakabuti para sa kanya at kung saan siya masaya, okay na okay ako. You know, Paolo? Yeah, I worked with him. Di ba sa Mary, Mary you, kasama kami. And then sa walang hanggan, fire to that. Buta ka naman po sa kanya. Buta ka naman si Paolo. Are you happy with nangyayari sa career ni Janine ngayon at sa love life niya? I'm happy with my daughter's career because, you know, with the many years, well, she's practically bago pa lang, hindi ba? Pero she's really on the right path. At saka parang napatunayan na rin naman niya na karapat-dapat din siya sa industriya dahil nanalo na rin naman ang anak ko ng best mga awards. So, but she's done a lot so far. Kahit sabihin mong bago pa lang, marry me, marry you, yes, sleep dire, with me. Dire-diretso siya. And then now, Dirty Linen. Yes. At saka magaganda naman yung proyekto na napipili niya. So, that's also a blessing. Are you happy na nasa ABS na rin siya ngayon? Yes, I'm happy. On. I'm happy with how everything is going for my daughter. So, sana magtuloy-tuloy. Pero do you wish her na sana ikasal na rin so ng anak mo? Kasi siya yung parang, di ba, eldest, di ba, parang gano'n. Parang alam mo, surprise, yung mga anak ko, siguro sa sobrang aga ko nag-asawa, gusto naman nila sobrang late sila mag-asawa. Bakit kaya? Eh, siguro because, di ba, parang natuto na rin sila. I guess they saw also yung journey ko, they learn from my journey. So siguro, and ako naman, whenever they're ready, there's right. No rush. Ang pag-ibig, ang pagkakaroon ng pamilya, anytime naman yan eh, paghanda na sila talaga. Mm-hmm. As a daughter naman po, kasi po parami na po nag-worry kay Miss Nora or recently sa mga events na pinuntahan po niya. Naka-wheelchair po siya. As a daughter, kamusta po siya? My mom's okay. I saw her a few days ago. Nakita kami, nadalaw ko naman siya. Okay naman ang mami ko. Okay naman siya. Pero wala po dapat ipag-worry mo. Ma'am, pilipin lang ang mami ko. I think meron nga siyang ginawa, di ba? Sa 8 plan. Oo. Basta, you know, my mom's not young na rin naman. So, ako naman, ang gusto ko lang, talagang maging healthy ang mami ko. Huwag na rin masyado magpapagod. My mom has achieved so much already in the industry. Wala naman siyang kailangan na rin patunayan. The fact that she is recognized as our national artist. So ako, I'm just happy na my mom's okay. Ang gusto ko lang maging healthy siya at maging maayos siya lang. Pero do you communicate po? Ay, with ate? Yeah, I was just with her a few days ago. Mm-hmm. Oo, magkasama kami. Tapos, kaya lang kasi hindi na rin kasi para... Diba, yung pagpo-post ka na mag-post. Yes. Kasi hindi naman importante yun. Ang importante is what I have with her at the moment. Oo, kaya ang akala nila parang may gakoy ni Ate Guy, diba? Mm. Di naman, ganun, wala namang ganun po. Wala naman. Oo, wala naman. Mm-hmm. At saka, you know, whatever happens, family, you all go through, you know, sometimes trials and mga ganun. Pero family is family. Yes, forever. Are you happy na na-recognize siya? Being, diba, a national artist after a long time? Yeah, grateful that finally it was given. Ano yung first reaction mo nung unang nalaman mo? Nakaka-proud lang talaga. Nakaka-proud. We're all proud of her. I think the whole country is proud of my mom. So, nakakatuwa lang yung recognition na talagang binigay sa akin. Talking about Loyne, kamusta po sila? I mean, nakikita niyo ba yung future on them? Tignan mo, anak, tinatanong ka. Mabait yung dalawang yan. Lototan Monchon. Sana better version.
Bakit naman? Bakit naman? Huwag muna. Pag-gets pa sila. Basta mag-concentrate muna sila sa trabaho. 7 years each. Not balikan ko lang yan. Kasi nung binawar si Ate Gay ng National Arts, ang daming issue lumabas. Isa nga doon, hinahanap ka ba't wala ka sa picture, hindi ka kasama ng magkakapatid nung kinuha yung award niya in behalf of... I was with mom. Yes. Wala ako kasi masama ang pakiramdam. Pero kasama ko lang si mom. Kailan kayo naging okay ni Ate Gay? Basta, importante. Okay na. Apo, paano? Ikaw naman natin. Kasi sinayin man lamang kung paano kayo nagkaayos. Kasi syempre, okay, parang after a long, long time naging issue yan. Ganun naman eh, minsan, diba? Hindi naman pinaplanong lahat ng bagay. Minsan nangyayari na lang. Accident, so, basta, okay na. Are you still open working with Ate Gay soon? Kayong tatlong ni Janine? Oo naman. Pero syempre, mas gusto ko parang mag-ano na rin si Mami. Mag-relax. Talaga ba? Kung ikaw masusunod, Lot, at papakinggan kanya, anong advice mo sa kanya? Ma, dami mo nang ginawa. Relax na lang. Happy na lang. Pero wala pang movie si Janine at saka si Ate Gay. Oo nga, no? Kayo nagkatrabaho na eh, di ba? Many times. Do you wish na magkatrabaho din sila soon? Halimaw sa banga. Meron na ba? Pero ano, Lot, nasan ngayon si Ate Gay? Saan siya nakatira? Dinadalaw mo ba siya regularly? Ganyan. Basta, we get in touch pa. So, sa few days ago, I just saw her a few days ago. Oo, kasi akala namin sa Bicol na siya titira eh. Naayos niya yung mga properties niya doon eh. Busy pa rin si Mami. Busy. Marami pa rin inaasikaso. Pero kung kayo po talaga, ayaw niya na sanang gumawa muna ng magpahinga na lang muna sa Ate Gay. Basta, I'm sure naman si Mami, nasa, ano na niya, nasa dugo. I'm sure when she's offered something really nice, hindi tatanggihan ng nanay. Pero siyang moving ginawa, kontrabida ba yan? Oo, hindi pa napapalabas. Oo, hindi pa napapalabas. Kay Joel. Yun, at saka itong bago. Thank you. Thank you, Lord.